Viva la Virgen, kapayapaan ho sa inyo. Viva la Virgen. Viva la Virgen. Opo, Father Nante, ito na naman ho tayo sa ating podcast, Pueblo Amante de Maria. At nung nakaraan hong episode, marami hong nagsabi sa atin na, aba teka, parang bitin yung historical background na ibinigay ho ninyo, Fathers. Parang nahinto tayo sa mga Kastila. Parang bitin talaga. Kulang talaga, Father, kasi isipin mo, 500 taon na yung ating pananampalataya. Sabi ni Monsignor nung isang episode natin, nung isang Sabado, sa simula pa lang, pagdating pa lang ng Santo Niño, nandun na ang Mahal na Biren, kaya kulang. Kailangan nating bumalik kay Monsignor Bengco. Opo. Kumbaga, itong episode 2 natin ng Pueblo Amante de Maria ay magiging historical background part 2. Kaya ho, yes. Nandito na naman ho ang ating pinagpipitagang kagalang-galang kataas-taasang sekretary ng Mahal na Birheng Maria. Walang iba ho kundi si Reverend Monsignor Sabino A. Bengco Jr. Palakpakan ho natin. Magandang araw po muli, Monsignor. Hello, hello. Monsignor Bengco, ang dami niyong nasabi nung isang linggo, nung isang Sabado na unang episode natin. Pero gusto ko pong itanong sa inyo ngayon, kung yun ang nagawa at ang daming nagawa ng Mahal na Biren hanggang doon sa EDSA Revolution sa mga Pilipino, ano naman ang ginawa ng mga Pilipino sa Mahal na Biren? Meron po ba? Okay, meron tayong matutuntun diyan. At ito'y nakita na natin doon pa sa Cebu na noong madiskubre muli ng mga Kastila yung kanilang ibinigay na larawan. Opo. At makuha nila mula sa ilalim ng balon, ito ay nang mahawakan ng mga Pilipino, kanila ngayon binigyan ng taguri na nagpapahayag ng kanilang pagmamahal. At ito'y natawagin nila na ito'y De Los Remedios. Ito yung babae, ito yung ina na sa kanila ay tulong at saklolo ang ibinigay at ito kanilang tinatanggap at ito ngayon ang kanilang buong pagmamahal na tawag na taguri sa kanya. Ngunit hindi lang yan sapagkat sundan natin yung mga Kastila na kung paanong mula sa Butuan ay nagpunta ng Cebu at mula ng Cebu ay nagpatuloy sa Maynila sapagkat meron palang mas malaki pa at mas mayaman pa kaysa Cebu. At ito'y yung mismong magiging pinakasentro para sa atin ng Christianization. Ito nga yung Maynila. Nang dumating dito sila Legazpi, hindi nagtagal, nagkaroon na naman ng isang Marian event, isang happening. Sapagkat kung noong May 19, 1571, si Legazpi ay inangki ng Maynila para sa hari ng Espanya. Ilang araw matapos noon, may isang sundalong Kastila ang nagpapasyal sa dalampasigan sa may gawing ermita. Yung pamalati na yan. At doon niya nakita ang isang hindi niya mapaniwala ang makikita niya. Yung mga katutubo ay nagkukulumpon sa isang pandan. Ito yung malalaking pandan, hindi yung bush, kundi yung tree, yung kasing ganito kalalaki yun. At doon sa sanga ay merong isang imahe ng isang babae na sa mata ng Kastilang ito. Ito ang aming Mahal na Biring Maria. Bakit naririto? At bakit ang mga natives ay ayan na? Nakapaligid. Nakapaligid at maliwanag na venerating at praying. Kaya't yung kwentong ito ngayon, isipin nyo, yung mga Kastila, dumating dito at may tension sapagkat bagamat sila lakandula at raha matanda, tinatanggap yung mga Kastila. Yung sila, mga batang leaders, sila yung sumagupa kay Legazpi sa Bangkusay. Yung Battle of Bangkusay, yun yung nanggaling sa Pampanga at sa Agunoy, sa Bulacan. Yung mga natives, yung mga kabataan, yung mga millennials ng panahon. Para hindi ko na nabasa yun. hindi nila matanggap na yung matatanda ay pinapasok sa Maynila itong mga Kastila. Oh. Kaya lumaban sila. Tensyonado yung buong atmosphere. Kaya kagad din ay gusto nung itayo yung Intramuros. Gusto nung magkaroon ng puwersa ng fortification. At
isang napakagandang pangyayari at ito'y ang magandang balita sa gitna ng pangsasakop at digmaan na ang mga labirhen ay inaakala ng mga Kastila na kanilang natuklasan na minamahal na at pinag-aalayan ng mga katutubo. Katutubo. Ayun, yun yung Ermina. Unang larawan. At ito yung interpretasyon ng mga Kastila. Opo. At siyempre, yung mga Kastila ay kinuha yung imaheng na naroon sa puno ng pandan. Opo. At ito'y yung kanilang sinabi, ito'y ang aming ang ina ng aming manunubos. Inangkin nila yung nakita nilang gamit ng mga katutubo sa pag-aalay. At ito ang kanilang papangalan ng Nuestra Señora de Guia sapagkat ito ang sa atin ay gagabay. Yun yun. Tayo ay naglayag dito. Ano yung kasunod nating hakbang? Ano yung kinakailangan gawin? Kailangan nating may guia. Kailangan nating mayroong guide. At iyon ang itinawag ngayon nila sapagkat napakagandang balita. Nauna pa sa kanila ang Mahal na Birhen. Nang sila dumating sa Manila, naroroon na. Ano nga, eto, alam ba ninyo na doon sa pastoral letter ng ang Mahal na Birhen ng CBCP at 1974, isa pa ako sa mga sumulat ng pastoral letter na yun. At dito sa Second Plenary Council, at ito yung itong 1992 lamang, 91, doon ay malinaw na sinasabi na ang oldest image of Mary in the Philippines is Nuestra Señora de Guia. Bakit? Sapagkat sinasabi ng mga katutubo, ito ay naririto na sa bakit aming mga ninuno. Wala pa kayo. Wala pa yung mga Kastila. Kaya ang kwento ay, ito'y nauna pa sa mga Kastila. Ang tanong ay, saan kaya ito galing? Ito ba'y napadpad lamang dito, dinala ng alon sa isang lumulubog na barko ng mga Kristiyano? Yun ang sapantaha. Opo. O, ito ba'y dala kaya ng mga Portuguese na alam natin na una sa mga Kastila nakarating na ng Mindanao? Opo. Yun ang mga sapantaha. Pero lahat na yan ay walang batayan. Alam ba niyo kung bakit? Eh, ano po ba talaga, Monsignor? Sapagat yung larawang iyon, yung imaheng ito, humingi ako ng permiso sa mga obispo, nung ako'y nagtuturo pa sa San Carlos, inimbestigahan ko yung matatandang imahe. At isa sa mga inimbestigahan ko nga ay itong Nuestra Señora de Guia. Opo. At ang una kong ginawa, tinanggal kong lahat yung Catholic accessories. Yung corona, yung jewelry, yung buhok, yung damit. Sapagkat ang original na imahe na tinatawag natin de Guia ay wood carving. Opo. Na ito isang 51 centimeters at ito'y kumpleto at meron pang pintura. Pintura. Ito. Ngunit ito ay putol. Opo. Sa may dibdib, maliwanag. Opo. Na may panahon na may bahagi na pinalitan. Magkaiba. Ngunit ang napakahalaga ay ito. Yung kahoy ay nara. Sa mga tuwid isang puno na dito sa Asia, ito ay hindi galing sa Europa, ito ay hindi dala ng sinumang taga sinumang Kastila, sinumang puti. Ito ay native dito. Ngayon, ano ang imahe ng isang babae o mukhang babae dito sa Asia? Ano po ba, Mons? At iyan ang tinatawag natin na sa Budismo. Ito yung tinatawag na Bodhisattva. Ito yung isang holy person. Opo. Na ganun na lamang ang pagmamahal sa kapwa. Siya ay pumayag na hindi na muna magpunta ng nirvana. At siya'y manatili muna ng tumutulong sa kanyang mga kapwa-tao. Opo. Kaya ang tawag dito rin ay Arhat. Arhat Bodhisattva. At ito ay holy man or holy woman. At ito ay siniyasat ko. Ako'y tumira sa monasteryo ng mga Buddhist.
Oh. At doon ko nakita na talaga nga meron silang parang mga images. So hindi po talaga si Mama Mary yun? Original, hindi yun Mama Mary. Ngunit, nang dumating ang mga Kristiyano, nakita nila si Mama Mary. Ganoon na lamang nila kailangan si Mama Mary. Ganoon na lamang nila kamahal. Ang nakita nilang sino man na tinitingala, sino man inaakala na tutulong, ito sa kanila eh, si Mama Mary yun. Mahal na birin nila. So wala namang mali doon? Ah, walang mali. Iyon ang tinatawag nating inculturation. Na ayun, ano yung naririyan na pwede kong tanggapin at integrate dito sa pananampalatayang Kristiyano. At iyon ang isang napagandang una pa sa anumang proyekto ng inculturation dito sa Pilipinas ay ginawa na natin na angkinin at ituring na atin. At ito ay sapagkat ano ba ang simbolo ng isang minamahal mo? Yung iba eh, yung simbolo ay isang retratong maaring sira-sira na. Hindi mo na makilala pero galing ito sa kanya. Ganoon na lamang yung pananabik. At tinanggap ito ng mga Pilipino na yung kalawakan, yung karamihan ng sambayanan na hindi lamang yung mga Buddhist sa mga ninuno natin ang naruroon at nag-aalay sa imaheng ito. Kung hindi, dumating lahat. Na lahat, tinanggap na ito. Ito'y naglalarawan sa mahal na biring si Maria. Ito'y naglalarawan kay Maria. So kahit katutubo pa lang tayo, alam na natin yung inculturation, Father. Oo, po, di ba? Akala nung iba ngayon lang yung inculturation, hindi naman pala. Matagal na pala yung inculturation. Nandiyan pa ba kayo? Nalululod na po ako sa mga kasaysayan na kinukwento ni Monsieur Benko. Grabe, talagang dapat talaga bumalik tayo sa kanya. Tamang-tama itong second episode nito, Father. Pero meron pa. Ayun pa, meron pa. At ito, gusto kong ibalik sa mga Cebuano. Sabihin niyo po. Ayan, mga Cebuano. Sapagkat balikan natin yung tunay na kauna-una ang imahe ni Maria na dumating dito. Yung walang pangalan, ngunit alam natin na ito ay yung galing sa Guadalupe, Spain. Sa Estremadura, sa Spain. Nang ito'y matuklasan na muli ng mga Kastila, ay tinawag nilang Nuestra Señora de la Cota sapagkat yun ang kulo. Ngunit nang mahawakan ng mga Pilipino sa kanilang simbahan, ang pangalang ibinigay nila de los Remedios sapagkat yun ang kanilang karanasan. Alam ba ninyo na yung de los Remedios na yan ay nawala na muli for the second time? Una itong nawala nung panahon ni Magellan sapagkat tinaboy, nagkagulo. Ito'y nawala for the second time noong Second World War sapagkat ito ang kwento. Nung Cesario Osmeña ay utusan na ng Washington tumakas sa Pilipinas at isasakay siya sa isang submarino at dadalhin nga sa Australia at Washington para samahan si Quezon. Iyon yung gobyerno natin in exile. Pagkat ang mga Japanese ay naririto na. Opo. Iniabot kay Cesario ang imahe for safekeeping. Isa sa mga kaparian ng diocese ng Cebu na naroon sa katedral ang ito'y pinagkatiwala. At ang sabi naman ng matandang Osmeña, sa kaguluhang iyon, ito'y pinagkatiwala naman niya sa isang kaibigan na taga Cebu. And that was the last time. Hindi ko na matuntun, maniwala kayo. Ako'y bumalik sa... Ako'y nagsiyasat sa Cebu kung sino-sino ang kinausap ko. Sapagkat gusto kong some clue, nasaan itong original na ito? Ay wala. So Mary disappeared for the second time sa Cebu. At ang mga Cebuano, alam ko mahal na mahal si Mama Mary, hindi sila papayag. Alam ba niyo ang ginawa ng mga Cebuano? Ano po? Niresurrect nila. Nawala yung imahe. Ngunit si Maria ay gusto nilang manatili. Kaya sila ngayon ay kumuha ng isang painter at doon ipinaguhit ang kanilang yung natatandaan nilang Guadalupe de Cebu. Sapagkat malinaw na sa kanila na yung original na dumating dala ng mga Kastila Guadalupe. Ay Guadalupe ng Espanya. Iba sa Guadalupe ng Mexico. Ngunit nawala ito. Ngayon, hindi pwedeng wala. Kaya kailangan meron sila. Kaya binuhay nilang muli
ipinaguhit nila. At ito ngayon ay inculturation pa rin. Pilipinang-Pilipina yung damit. Napakaraming bulaklak. Para bang yung damit na... Mamisang pagita pa po doon. Ayan, napakaraming bulaklak. Pagita, at ito, doon sa original, may kargang bata. Ngayon ay wala na. Nag-iisa na lamang. At Pilipina yung damit. At ito ngayon ang official patroness of Cebu. Kaya ang tawag dito ay Guadalupe de Cebu. Iba sa de Mexico at iba sa de Espanya. Opo, Estramadura. So, si Maria lumitaw na muli for the second time. Opo. Sapagkat nawala for the second time. Opo. At the second time around, it is the love of the Filipinos, the Cebuanos, that would not accept that she should disappear. Nawala. She is part of their life, kaya binuhay na muli. At ito ngayon ay Cebuano version. Yung pong pagbuhay nila, Monsignor, at Father JP, ipagpapakita na hindi talaga nawawala si Maria. Hindi, no? Nasa puso. Nasa puso. Ayun. Doon talaga, ganun kalalim yung Pueblo Amante de Maria, na pwedeng mawala yung mga images, pwedeng masunog, pwedeng nakawin, kahit ngayon, di ba ba? Ngayon, may mga simbahang nasusunog, nawawala yung kanilang patron. Pero sa puso, hindi talaga mawawala. Ayun. Sabi nga, sunugin nyo na lahat, pero sa puso ng mga Pilipino, dahil kami sumisinta sa kanya, mananatili yon. Yeah. Speaking amen. Po of, amen, Viva la Virgen. Speaking ho ng Monsignor at Father Nante ng total namang pagmamahal puso sa puso, ang pagmamahal ng mga Cebuano na buhay ulit si Mama Mary sa Guadalupe de Cebu. Ngayon, meron na naman ho tayong devotee na i-interviewin at patunay, patotoo niya kung ano ba ang uri ng pagmamahal na meron siya at kung paano ba kumilos ang mahal na birhen sa kanyang buhay. Kaya ho, mga kamanlalakbay, mga kapodcast, narito ulit si Brother Francis Edward Baasis, ang ating hong seminarista, para ho sa isang interview sa isang deboto na mahal na Birheng Maria. Maraming salamat po, Father JP and Father Nante. Viva la Virgen! Kapayapaan sa inyong lahat, mga kalakbay. Nandito muli tayo ngayon sa Katedral ng Antipolo upang pakinggan ang pagbabahagi ng isang kabataan na deboto din ng ating mahal na ina. Kasama ko po ngayon si Ate Maan Barreto. Hello, Ate Maan! Kapayapaan sa iyo! Viva la Virgen! Hello, Kuya Fran! Viva la Virgen and kapayapaan din sa iyo. Ayan. So, Ate Maan, itatanong ko lang, paano mo nakilala ang ating mahal na ina? Ano yung pagkakakilala mo rin sa kanya? Thank you sa tanong, Kuya Fran. Actually, ang pagkakakilala ko sa mahal na ina, siya ang nag-iisang ina or nanay ng ating Kristo or ni Kristo, ng ating Panginoon. Actually, recent lang ako naging Catholic. Previously kasi, though Christian naman ako, so hindi naman medyo nalalayo yung pagkakakilala namin kay Mama Mary. Pero mas higit kong nakilala ang mahal na ina simula nung tinanggap ko yung Catholic faith. So bukod sa kilala siya bilang ina ni Kristo, nalaman ko din na siya pala yung mas direct contact natin sa Panginoon. Dahil kumbaga mas yung pagmamahal ni Kristo sa kanyang ina at gayon din naman si Mama Mary sa kanyang anak. Kailangan nun, nagiging daluyan ng pagmamahal ng Panginoon natin, ng ating mahal na ina sa bawat isa sa atin. Nakakatuwa naman, ano, Ate Maan. Bilang isang kabataan, Ate Maan, paano ka nag-dedebosyon sa ating mahal na ina? Ayun, so yung devotion ko nag-start siya nung nag-serve na ako as part ng youth ministry ng katedral. And then mas nalaman ko pa yung about sa for Saturday devotion. Ayan, nakakasama na ako simula nung naging part ako ng Catholic. Nakakasama na ako sa first Sat devotion ng katedral. Yearly, every month, hanggat maaari, sinasamahan ko. Ganun na rin yung mga celebrations or yung pagdiriwang. For example, sa Kulaike. Ayan, simula din nung nag-join ako sa Catholic faith, nakakasama na ako. Or yun na yung isa kong pagpapakita ng devotion sa mahal na ina.
Nakakatawa naman, ano, na dati hindi ka Catholic, no, Christian ka, pero ngayon, mahal na mahal mo ang ating mahal na ina at nagde-devotion ka sa kanya. Viva la Virgen! Viva la Virgen! Maraming salamat sa iyo, Ate Man, sa iyong pagpabahagi. Babalik tayo ngayon kay Father JP at kay Father Nante para sa pagpapatuloy ng ating podcast. Viva la Virgen! Kapayapaan po sa inyong lahat. Maraming salamat, Brother Francis, at sa ating sharer. Talagang sa puso nang gagaling ang pagmamahal at pagsinta sa mahal na Birhen. Opo, tama. Amen. Viva la Birhen. Viva la Birhen. Mabalik ho tayo, no, Monsignor, Father Nante, at mga kamanlalakbay. Kanina pinag-usapan ho natin na ang pagmamahal ng mga Pilipino, ganun-ganun na lamang ho. Kaya itong sa Cebu nga ho, eh, di ba? Biglang nabuhay ang mahal na Birhen sa anyo ng Guadalupe de Cebu. At kahit sa ermita, ang pagmamahal ng mga Kristiyano sa mahal na Birheng Maria, kahit sa pag-iimbestiga ni Monsignor, eh, ayun pala ay Buddhist ano ho, image. Nakita natin, nakita ng mga Kristiyano na dahil nga kailangan nila si Maria at sinisinta nila, eh, tinuring na nilang si Maria. Yun. Monsignor, Father Nante, nais lang ho namin itanong, kung ganun labis-labis ang pagmamahal ng mga Pilipino kay Mama Mary, meron ho ba kayo nakikita, una, syempre, advantages at saka disadvantages ng mga ng labis-labis, sobra-sobra na nag-uumapaw na pagmamahal natin sa mahal na ina? Okay, sa akin anong karanasan, may palagi natin pinag-uusapan yung resiliency ng Pilipino. Opo. Ano man ang dago, ano man ang hagupit, ang Pilipino ay tatayo-tatayo. Sa akin ay ang isang dahilan na ang isang bata, ang isang paslit na Pilipino, madapaman, tatayo yan sapagkat may nanay siya. Meron sa kanya dadampot, meron sa kanya magpapatayo, meron magpapagpag doon sa alikabok, merong maglilinis sa kanyang sugat. Sa akin ay isang elemento na hindi madalas kasama sa narration ng resiliency ng Pilipino ay yung the advantage of having lived and grown in the faith. Oh. True life. Secure in the love of Mary. Sapagkat si Maria yung ina ng laging saklolo. Si Maria yung Nuestra Señora de los Remedios nung pa. Sa Cebu pa lamang. Si Maria yung Nuestra Señora de Guia dito sa Kamaynilaan. Mga title ni Maria eh, kung ano siya sa atin eh, sa buhay natin, sa paglalakbay. Opo. Tayo mga manlalakbay. Opo. Pero ito rin eh, may kalakip na disadvantage. Alam natin ngayon, halimbawa na, sino mang gusto na tayo ay pasakitan ng loob, na tayo ay paringgan, na tayo ay pagalitin, ang isang sistema ay napakadali. Si Maria ay puntiryahin. Gusto mong pagalitin ng isang Katoliko? Gusto mong pala? At iyan ay alam. Nakalulungkot sabihin, ngunit yung ating separated brethren, yung ibang binyaga na ang pananampalataya ay iba ang direksyon. Yung kanilang pagtanggi kay Maria ay sapagkat si Maria ay mahal na mahal ang mga Pilipino. At gusto kong pasakitan, gusto kong ikang duruin, sundutin itong mga Katolikong ito. At ang isang pinakamabisang paraan ay si Maria ang gawang ko nito. Alam ba ninyo na ganito nangyari sa kasaysayan at mismong konektado sa Antipolo? Noong 1639, nag-alsa yung mahigit na 3,000 inchik sa Maynila. Yung mga inchik sa Maynila, bawal sa kanila yung Intramuros, mga Kastila lang nakatira doon. Ang mga inchik na mga merchants na galing talaga sa mainland, sila yung nasa Binondo area, yung nasa kabila ng Ilog, Pasig. Opo. Yun yung labas ng Maynila at yun yung lahat ng mga foreign nationals doon naroon. Marami sa kanila talagang discriminated against. Kaya ulit-ulit na nangyari sa kasaysayan natin. Ngunit noong 1639, naging malakas. 3,000 sa kanila nagsama-sama, nag-alsa. Siyempre, sila'y hinarap ng mga Kastila.
at naitaboy palabas ng Maynila. Alam mo niyo kung saan dumiretso? Sa Antipolo. Sa kabundukan ng Antipolo. Oh. At dito ngayon, nandumating sila sa Antipolo para malabanan ng mga Pilipino at mga Kristiyano ang kanila kaagad ginawa. Sunugin yung simbahan at yung kumbento ng mga Hiswita. At yung larawan, imahe ng Antipolo na alam nilang mahal na mahal, ito'y kanilang kinuha mula sa ata. Kasama yung isang krusipiho at ito'y kanilang tinangay. Yun, may balita ako, Padre Nante, may alam natin dun yung lugar. Doon sa Sitio Hinapaw daw, nangyari yan, Monsignor. Doon din nala, ng mga injek. At doon, ito'y tinapon doon, pagkatapos ay tinabunan ng mga kahoy. At doon, sinilaban. Hinapaw, Sitio Hinapaw. Nang dumating na yung mga Kastila na hinahabol ito mga rebelde, siyempre, nagtakasan na rin. Opo. At alam natin, yung pagtakas niyan, papunta naman ngayon sa Palaguna. Kaya kumakalat ito eh. Meron pang mga istorya diyan eh. Pero diyan sa Antipolo, nang masunog na nila at dalhin yung imahe, ilang dikalayuan para doon ay sirain, sinindihan, nang dumating yung mga kawal o mga Kastila, natagpuan nila isang himala. Talagang himala sa kanila. Yung kahoy ng cross ay naabo, pero yung corpus, yung katawan ni Kristo, buong-buo. Paano hindi nasunog, yun? Hindi nasunog yung kahoy, pero yung corpus ng katawan na Kristo na pako, buo. At yung imahe ng Antipolo, buong-buo, bagamat ito'y may tela, may damit. Opo. Hindi na ano yung damit, yung kahoy ay hindi, at ang nakita lang ay yun ng taga. Dito po sa Pisngi. Opo. At ito, ang sabi ng mga nakakita ay, ito yung nakalagay sa Annales Ecclesiasticus de Filipinas, yung record ng Archdiocese of Manila, na ang namanga sila sapagkat mayroong kinang. Yung buong imahe ng Antipolo ay kumikinang. Buong-buo at kumikinang. Milagrosa talaga. Milagrosa, kaya ang tawag nila diyan eh. Yung imahe milagrosa. At yun nga, na yung sino man na gustong gumanti sa atin, sino man gustong tayo ay pasakitan, si Maria ang mahal na mahal natin, sinisinta, yun ang pupuntiryahin. Yun, noon pa, at maski na naman ngayon, yan ang gawa ng mga taong hindi tayo itinuturing na kapatid at kaibigan. Pero kahit ganun po ginagawa nila sa Mahal na Birhen, di naman sila pinapatulan ng Mahal na Birhen. Ah, hindi. Kasi ako po, Monsignor, sinasabi ko lagi, sa ibang Pilipino, sa puso nila, wala ang Mahal na Birhen. Pero sigurado ako, sa puso ng Mahal na Birhen, nandun lahat ng mga Pilipino. Amen. Amen. Viva la Birhen. Pero grabe yung kwento ni Monsignor na yun, yung 1639 na Chinese Revolution. Milagrosa talaga. Father, anong challenge natin ngayong second episode sa ating mga kamanlalakbay? Ngayon ho, ang ganda-ganda ng napangangako kanina sa kwentuhan natin, sa kwento na ginagawa ni Monsignor ho. Ngayon ho, sa ating challenge, maganda ho, hindi ho ba tuwing podcast natin, teka, mga kamanlalakbay, kayo ho ba'y nagdasal ng rosaryo noong pilot episode natin? At nakita ko ho, mayroong mga nagpost sa Facebook ng kanilang screenshot na through Zoom meeting, ito ho yung mga magkaklase pa, bago ubusin yung oras sa ML, mga ML. Ay, Monsignor. Pasensya na. Ito ho yung games po sa cellphone. May nakita ho kasi ako sa post sa Facebook na... Kasi baka hindi alam ng iba eh. Opo. Hindi ko alam yun. Hindi ko alam. Na nag-grocery sila via Zoom. Tapos may hashtag PATM. Nice. Ngayon naman ho, ang challenge show natin, hindi ho ba itong podcast na to, hindi lamang puno-puno ng information, pero mapapalalim din ang pananampalataya pagmamahal natin sa Mahal na Birhen. Ang ating challenge ay hanapin niyo ho sa Biblia ang John chapter 2 verse 5. Di ko ho sasabihin kung ano iyon. Titingnan natin kung talagang magbabasa ng Biblia ang mga kamanlalakbay natin. John chapter 2
Verse 5. Meron na ho yung clue nung pilot episode. Ito ho yung title ng ating mga challenge kada podcast. At pag nahanap nyo na yung John chapter 2 verse 5, ganun lang din, parang new evangelization natin, ipopost natin yung verse na yon sa ating Facebook o social media accounts at lalagyan natin ng hashtag PADM. Sa challenge na ito, sana hindi lang puro information ng maiisip natin, hindi lang information ng makikita natin, kundi kasi sa next episode, meron na rin tayong clue ng ating magiging next episode. Sabihin ko na ba yung next episode? Huwag na muna, Father. Kaya muna. Father, pwede ba natin sabihin ng ang hindi gumawa ng challenge ay papangit? Ayan, oo. Pero pagka gumawa ka ng challenge, gaganda ka. Tama yun. Kasing ganda ng mahal na Birheng Maria. So katulad po ng ating sinabi, mga kamanlalakbay, na sa puso nating mga Pilipino, nagmumula ang pagmamahal natin sa mahal na Birhen. Nasa puso natin, nakaukit ang pagmamahal natin sa ating ina bilang mga tao at sa ating ina na ina ng ating Panginoong Jesucristo. Huwag natin itong aalisin sa ating puso. Sapagkat sabi ko nga po kanina, sa puso ng mahal na Birhen, hindi tayo mawawala, hindi tayo mawawaglit. Bago po natin hinga ng final blessing muli si Monsignor Benko, baka po meron siyang tagubilin sa ating mga kamanlalakbay. Opo. Monsignor. Tama-tama po yung sinabi ni Father Nante. Huwag nating kalilimutan na tayo kailanman ay hindi nawawala sa puso ni Maria. At kaugnay na naman po ng Birhen ng Guadalupe, ito na ngayon yung De Mexico. Siya yung nagsabing, huwag kayong mabagabag. Hindi ba't narito ako? Hindi ba't kayo nasa puso ko? Hindi ba't kayo yung nasa pagsangandaan sa aking dibdib? Kayo'y mahal ko. Iyon, tama-tama yan. Pakasarap pakiramdaman nun, Monsin. Pag ito po'y hindi natin kinalimutan, maniwala kayo, ang ating paglalakbay ay magiging yung hakbang ay sigurado at hindi tayo para bang naliligaw ng naliligaw. Amen. Na para ba tayong padapada pa lamang at nag-aaksaya ng panahon, kundi tayo'y merong tahanang hantungan at tayo merong ina na sa atin ay gumagabay. Oh. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Opo. Blessing po, Monsignor. Opo. Mga kapatid, mga ginigiliw, sumain nyo ang Panginoon. At sumain nyo rin. Pagpalain kayo, pagpalain tayong lahat ng mawaing Diyos, ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Amen. Viva la Birhen! Viva la Birhen! Sa inyo. Salamat po. Salamat po sa inyo. Bye-bye.